Magandang araw mga paps. Ngayong araw na ito, i-demo natin sa inyo kung paano magkabit ng LED light sa ating ito. Dalawang paraan ng pagkakabit ng LED light ang ipapakita natin sa inyo. So, yung una, yung pinaka-common na ginagawa ng karamihan, yung may sarili siyang switch. So, yun ang ginagawa ng karamihan. Yun ang pinaka-common. And pangalawa, hindi tayo gagamit nito. Isasabay natin siya sa pag-on ng ating high beam. So kapag naka-high beam, iilaw din siya. Then kapag nag-low beam ka, syempre nag-low beam tayo para hindi masilaw yung kasalubong. So mamamatay din siya kasabay ng pagbaba ng ating headlight. So yun ang pangalawa natin gagawin. So unahin muna natin ay yung gagamit tayo ng switch. So, eto may inihanda akong relay mga paps. Gagamitin natin siya. So, dinugtungan ko ng mga wire dahil hindi ko naman siya i-fix sa aking motor. For demo lang naman itong gagawin natin. Kaya dinugtungan ko siya ng mga wire para madali lang tayo mag-tap. So, sa pagkakabit ng LED light mga paps, pinakaon yung gawin ay i-fix ito kung saan nyo gustong ilagay. Ako hindi ko siya i-fix dahil for demonstration lang ito. So, ito, clamp switch. Kung may lagayan kayo ng clamp switch. Kahit anong switch, pare-pareho lang naman yan. And then, relay. So, itong switch natin mga paps, ang isang end nito, ipoconnect natin sa accessory wire. So, ang accessory wire nitong motor na gamit natin ngayon ay kulay itim. Ang Kawasaki, brown. Ang Yamaha, brown din. So, kabit natin siya dito sa accessory wire. Then, ang Honda, black kagaya nito. Ang China bike, black ang accessory wire. So, ito namang kabilang end ng ating switch. Iko-connect natin siya dito sa isang terminal ng ating relay. So, itong dalawang yellow wire, 85 siya at ito 86. So, kahit alin dito sa dalawa, dahil itong 85 at 86, siya yung trigger. So, ikabit natin ito dito sa 86. So, itape pa rin natin. So, kahit hindi natin siya i-fix, mahalagang itape pa rin natin para may iwasang maputol ang ating fuse. So, naikabit na natin siya dito. Then, itong 85, i-coconnect naman natin siya sa ground. So, ang ground nitong motor na gamit ko ay kulay green. So, ang Honda, green din. Ito, kulay green. So, i-coconnect natin siya sa green. Kung malapit lang ang battery, pwede nyong i-directa sa battery or pwede nyo ring i-connect sa body ground. So, ang Kawasaki, black with yellow stripe. Ang Suzuki, black with white stripe. Ang Yamaha, black ang ground. So, eto, green ang ground niya. Doon natin i-connect. Then, sunod natin i-connect ay etong red wire. So, etong red wire ng ating relay, siya yung terminal 30.
i-connect natin siya sa battery. Pwedeng sa direkta sa positive terminal ng battery or sa red wire. So ito, red wire ang linya niya sa battery. So halos lahat ng motor ang linya na direkta sa battery ay red wire. So maliban kay Kawasaki, dahil kay Kawasaki puti ang kanyang linya ng battery. So i-connect natin siya dito sa red wire. Terminal 30 i-connect sa red wire. Yung red wire siya ang linya ng battery. Ipit-ipit lang dahil hindi naman ito i-fix. So last terminal ng relay, eto dalawa siyang blue wire, pero actually pareho lang siyang terminal 87. So hindi natin ito gagamitin isa, pwede nyo siyang i-tape na lang or putulin, bahala kayo. So eto siya yung i-connect natin dito sa isang wire ng ating ilaw, yung red wire, yung positive. So eto siya yung 87, dinugtungan ko ng black wire, then i-connect natin siya dito sa red wire ng ilaw. Siya yung positive ng ating ilaw. So i-tape pa rin natin, baka sumayad sa ground. So hindi ko na pinapaganda yung pagdugtong natin mga paps, kasi tatanggalin din naman natin yan mamaya. So eto last na lang, yung negative ng yung black wire ng ating LED light, siya yung negative. I-connect natin siya, maaaring direkta sa negative terminal ng battery. Diyan, maaaring direkta diyan. Or maaaring ring sa body ground or dito sa green wire. Green wire ang negative niya. So eto, may kinonect tayo kanina sa green wire yung isang terminal ng relay, yung terminal 85. So isasama natin siya dito, dahil yung green wire siya yung ground ng ating harness. So pag open ang ating ano, pag open ang ating susi, on, ayan, may sarili siyang switch. Bago sumbuhayin, on, then, on. So, kahit i-on mo siya dito, pag nakapatay yung susi, patay siya. So, ayan. So, yun ang una nating option sa pagkakabit ng LED light. So, proceed naman tayo sa pangalawang option. Shoutout po kay Sir Erwin Aquino at saka kay Vanix Labuga. Maraming salamat po sa panonood. Mabuhay kayo mga sir. So, ang second option naman natin mga paps ay hindi na tayo gagamit itong on-off switch. So, aalisin na natin to. So, yung pangalawa nating option ay sasabay siya sa pag-ilaw ng high beam. Pag pinatay yung high beam, mamamatay din siya. Pag binuhay yung high beam, mabubuhay din siya. So, yun ang pangalawa nating option. Pero bago tayo mag-umpisa, ang option na ito ay pwede lang sa mga naka-battery operated na headlight. So, ano nga ba ang battery operated na headlight? So, ang battery operated na headlight ay kagaya nitong motor ko. Pag binuhay mo yung susi, pwede mo na siyang pailawin kahit hindi umandar ang makina. So, ayan. So, yung hindi naman battery operated, yung AC drive, yun yung mga motor na kailangan mong paandarin muna bago mo masindihan yung headlight. So, marami pa kasing nagtatanong kung ano daw ba ang ibig kong sabihin sa battery operated na headlight at hindi battery operated. So,
Kasi battery operated means yung battery ang nagsusupply sa headlight. Yung AC naman, yung magneto ang yung coil sa magneto ang nagsusupply sa ating ilaw. So, eto na option natin ay nagagawin ay pwede lang siya sa mga kagaya nitong naka-battery operated ang headlight. So, sana malinaw na. So, dito sa second option ng na ating gagawin, isa nitong yellow wire, itong yellow wire guys, sinabi ko kanina, 85 at 86 to. So isa dito, isa nito ay i-connect natin sa yung wire na direkta papunta sa ating headlight. So dito sa aking motor, ang high beam niya ay etong blue wire. Etong green para ito sa ground, etong blue para ito sa high beam. Then etong white para ito sa low beam. Then may isa pa siya, etong brown para sa park light. So ang high beam ng aking motor ay itong sa blue wire. So madali lang naman itong mahanap. I-testing nyo na lang. Kadalasan tatlo lang ang wire nito, ground, then high beam, low beam. Yun lang naman. So etong pangalawang wire, i-coconnect natin siya sa ground. Etong isang trigger. So, ang ground ng aking motor ay, gaya sinabi ko kanina, ay kulay green. So, kapareho niyang color coding ay Honda. Kung Honda motor niyo, green din ang ground niya. So, si Kawasaki, ang ground niya ay black na may yellow stripe. Si Suzuki, ang ground niya, black na may white stripe. Si Yamaha, ang ground niya ay solid black. So, eto, green ang ground niya. Same color coding sa Honda. So, ayan, nakabit na natin ang dalawang trigger. Then, eto na red wire, katulad pa rin ng kanina, i-coconnect siya sa battery. Pwedeng direkta sa positive terminal ng battery or dito sa papunta sa ignition. Etong red wire, siya yung wire galing sa battery na papunta pa lang sa ignition. So, hindi pa siya dumaan sa switch. So, dyan natin siya itatap. Iipit lang natin. Ayan, yung red wire. Dyan natin kinunek. So, last na wire ng ating relay na ikakabit ay etong 87. Itong terminal 87, i-coconnect natin siya sa positive ng ating LED. So, ito ang positive niya, kulay pula. So, kakabit natin siya dyan. Then, tape pa rin natin. Baka kasi sumabit sa ground, sayang din ang fuse. So, hindi ko na ginandahan ang pagkakatap dahil kakalasin lang naman. So, etong isang wire, yung black wire niya, i-coconnect natin siya direkta din sa ground. So, ang ground na ito, yung isang trigger, kinunat natin sa ground. So, dito na lang din tayo magtatap. So, ayan. Okay na siya. Testing natin. Pag buhay ng susi, patay siya. Then, iwan natin ang headlight. Ayan, umilaw siya dahil naka high beam din yung switch. So, i-low beam natin. Pag low beam, patay. Then, pag high beam, buhay. Pag low beam, patay. So, yun ang ating second option. So, kung ang headlight nyo, dati na may relay, maaari nyo nang hindi gamitan itong relay. Pero kung wala pa, lagyan nyo nitong relay.
So, sana nakuha nyo